Hi, good evening, brother. Good evening sa inyong lahat. At tanong ko lang, kasi I am, ano to, nagsusubaybay ako dun sa mga palitan ng, ano to, palitan ng mga opinion ata o yun. O, hindi ko alam kung opinion nila yun. Regarding the Ordo, no? Yung Novus Ordo. Especially doon sa ano to kay Brother Wendell tsaka kay Brother RJ Senyo. Ano ba talaga kasi may sinabi si Brother RJ na yung Ordo daw yung traditional Latin Mass should not be changed daw. So ang sabi nila na ang Novus Ordo was conceptualized by Freemasons at ang sabi nila ay ito daw ay sa demonyo but the most of the churches all over the world are using Novus Ordo, even Padre Pio is using the Novus Ordo. Yan lamang po. Okay, Brother John Re. Napakisagot, Brother John Re. Yes, maraming salamat po dyan at sa ating caller, si Brother, anong pangalan, Brother? Ronnie. Brother Ronnie, no? Wala ka ba kagabi, bro? Wala eh. Wala. Kagabi Sayang, nakatulog no? na Okay, ako. kasi yung may in-invite kami kagabi na isang magiting na defensores ng simbahan at sa kasalukuyan ay presidente ng isang chapter sa safety sa Davao, San Pedro chapter. At yan nga ang tinalakay na. So, well, brother, regarding sa tanong mo, siguro dapat nating unawain what is Novus Ordo. Kasi dito minsan nagkakamali, eh, no? Narinig ko sila, Novus Ordo daw, Ordo means ginawa nilang new mass. Kaya dahil new mass daw pinalitan ang misa. Hindi ganon. No, dahil Novus Ordo means ano ba yan? Novus Ordo, new order. Ordo means order. No, so bagong order, bagong rito, bago hindi yung luma hindi pinalitan, hindi nga inalis yun eh. Andyan pa rin. At according nga kay Pope Benedict XVI sa nung buhay pa si Pope Benedict XVI sa kanyang ano bang pangalan sa dokumento na yun? Sancto Sarum. Nakalimutan ko yung dokumento. Sabi niya, mayroong dalawang forma ang misa. Ito ang head ng church ang nagsabi nito, ha? Hindi kung sinong defensor ng simbahan lang na nag-aral lang ng mga dokumento. Kundi ang ating Santo Papa mismo, sabi niya, ang misa ay mayroong dalawang purma. Ano yung dalawang purma na yon? Ito yung ordinary at extraordinary. So ano yung extraordinary? Yung extraordinary yun yung traditional Latin Mass. Na nung unang panahon, yan lang ang pinahintulot under sa reign ni Pope Pius X. Then meron pang isa, yung ano na, yung ordinary mass. Yung ordinary mass, yun yung Novus Ordo na tinatawag na binigyan ng pinalawak pa ng simbahan, kumbaga yung network para mas lalong mapalapit ang tao sa simbahan. Dahil sabi nga ni Sir John Juna kagabi, nung First Vatican I, ang simbahan napaka one-sided. Kung gusto niyo talagang lumapit sa Panginoon, lumapit kayo sa simbahan. Okay? So, kuya, ganun ka, kung sabaga, closed door ang simbahan nung unang panahon. Ang Santo Papa nga hindi pwedeng lumabas o hindi pwedeng umalis sa Vatican. Eh. Sa Vatican lang ang Papa dati. Ngayon, sa Novus Ordo, sa Second Vatican Council, kung saan ang Novus Ordo Misa ay iniplima, ang Papa na ngayon ang mayroon na siyang jurisdiction ngayon or dito nga sa ano ko sa libro ko dito mayroon siyang task na every 5 years kailangan niyang pumunta sa every diocesan para magpakita. Kung sabaga magre-report siya.
So, lumawak na ngayon ng ano ng papaganon din ng sa simbahan, no? At hindi siya totally na pinalitan, brother, kasi ang theology kasi ng simbahan is like sama katulad ng bata or katulad ng isang tao ba na nung ipinanganak at nung lumaki siya, same person, tama? But accidentally, nag-change yung bata. No? Oh, from infant to naging ano na siya, toddler, naging ano na, lumaki hanggang naging adolescence, hanggang tumanda. So, pero same person, pero nag-iba-iba ang kanyang forma dahil nga may development. Tama, bro? Yeah. So, ganun din ang simbahan. Ang simbahan ay sabi nga sa dogma natin, the Catholic Church is a fundamentally the same but accidentally changed. So, yan ang teolohiya ng simbahan. Fundamentally the same but accidentally changed. Kung ano yung simbahan ng unang panahon na itinatagto, yun pa rin yun hanggang ngayon. But accidentally changed kasi sa nagdaang panahon, may mga bagay na idadagdag ang simbahan ayon sa present time. Sabi nga ni Sir John Joe na kagabi, ang simbahan ay mayroong tatlong attribution, no, yung to govern, to sanctify, and to ano ba yung isa? To govern, to sanctify, and to teach. Yan ang tatlong attribution ng simbahan, pero mayroong pang-apat. Ang pang-apat yun yung ano ba yung may term sa kagabi, pero ang explanation niya sa term na yon is tinitingnan din ng simbahan yung kung ano ang ano ng sitwasyon ng panahong kasalukuyan, kung ano ang need ng simbahan ng in general, kung ano ang need, yun ang ini ano ng simbahan, ibinibigay yon sa kahit anong paraan. So ganun ang ating simbahan at biblical po 'yan. No, kung babasahin natin ang ebanghelyo natin Panginoong Hesukristo, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking puno. Nag-uumpisa sa buto, nagkatangkay, nagkasanga, nagkadahon, nagkabunga hanggang naging isang malaking puno na pwede ng pugaran ng mga ibon. Biblical 'yan, 'yan ang teolohiya ng simbahan. Hindi siya pinalitan na parang iniisip nila na inalis yung mga dating rito, pinalitan ng bago. Hindi nga, kaya nga, Novus Ordo eh. New Order. Hindi siya nangangahulugang New Mass. Yun kasi ang naririnig ko sa kanila, New Mass na daw. Hindi, New Order. Bagong order o bagong rito. Kaya nga, dalawa na ngayon ang forma ng misa ng simbahan. Tridentine at New Novus Ordo, yung NOM. So, ganun siya. No, ulitin natin, walang pinalitan, walang inalis, kaya nga uli, sabi ni Pope Benedict XVI, ang misa ay mayroong dalawang forma, extraordinary and ordinary mass. So walang nawala. Regarding sa nag-change ang simbahan, hindi nag-change ang simbahan, the church is fundamentally the same but accidentally changed. Yan kapatid. Kasi ang sabi nila, ano ang tawag dito? According to canon law daw, I think that was sa Trent, the Council of Trent, na sinabi nila na hindi dapat pinapalitan yung language ng mass. So pag apostolic daw sa order ng mass ay Latin ang gagamitin, pero when you are talking, when the priest is talking sa community or sa faithful, it pwedeng vernacular. That is why they remove some vestment daw yung pag nagto-talk sila sa faithful. So, yun. So, yes. Pero sa Novus Ordo, it's vernacular lahat-lahat. Oh, kasi nga, di ba, yes, bro. Ano yung sinabi kagabi niya, no, ni Sir John na ang nakalagay doon, hindi Latin lang. Sa ano yon? Yung sinasabi mo kapatid, yun yung nasa sa decrees and sa Council of Trent yun na mayroong inutos doon, no, sa Session 22, Canon 9.
na yun nga diniskus yung kagabi, mahaba yun, hindi na natin maalala kung gaano kahaba, pero i-summarize na lang natin na ang ibig sabihin dun sa words na vulgar ang ginamit doon na word na hindi sino man ang pagkasabi doon sa nung nirelate na niya ni Sir John Jonas Tagalog, sino man ang magsabi na ang misa ay gagawin sa vulgar language lang. Vulgar ang ginamit doon. So, which means vernacular. Ang sino mang magsabi na ang misa ay dapat vernacular lang. Take note sa word lang. Anatimaset. Or makokondem. But the question is, ano ang vulgar nung time na isinulat yan? Or ano ang vernacular language na ginagamit sa misa nung isinulat yung decree na yon? Latin, right? Okay. Oh, so whosoever say or sino man ang magsabi na ang misa ay dapat gawin sa Latin lamang ay siyang maaanatima. Hindi 'yun ang nangangahulugan na ang nobus ang gagawa ng Novus Ordo Misa ang maaanatima. Inexplain po 'yan kagabi ni Sir John Juna, no? Tinitwist ng mga SSPX ang pahayag ng Council of Trent, brother. Tama 'yon. Ang vernacular language nung panahong 'yon ay Latin, yan na, para sa ating mga nanonood ngayon. Nung panahong 'yon, ang vernacular language ay Latin. Tama. Sinabi na ano na vulgar lang o Latin lang, 'yon ang ano, 'yon ang anatima. Eh itong mga SSP sa tuturo sila ng mga ano, Latin lang eh. So sila yung mga anatima talaga. Katunayan ito, pakita ko na isang dokumento, no? Ito ay senior sa akin ni John Michael. Ang nag-share sa akin niya ay John Michael yun eh, John Michael. Siya nag-share sa akin yan. Ang aklat ni Reverend Father Ernesto Pelbayones na Church History. Sa pahina 104, wait lang, 104 ito nakalagay, liturgical use varied from place to place, from period to period. The earliest liturgical language was Aramaic, hindi Latin. Aramaic ang una. The vernacular of Palestine. Oh, yun. So, ang mga deklaro si Panginoong Hesukristo nagbi-vernacular. Sagot din po dyan doon sa tanong ni brother ngayon na ay apostolic age daw, naglalatin daw sila. Ayan, napakalinaw niya, no? Kung sa panahon nito na apostolic time, ang ginagamit nila ay Aramaic, tapos a vernacular only, o hanggang ngayon Aramaic pa rin ang ginagamit, yun ang anatema. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin ng naturang dokumento. Ngayon, kaso ginagamit natin ngayon Tagalog, Bisaya, English. Lahat ng lingwahe. Hindi na anatema yun kasi hindi naman nananatiling Aramaic eh. Next. Then Greek came into general use. O yun. And about the end of the second century, Latin was introduced in the West. Ayun. So maliwanag, unang liturgical na ginagamit, liturgical language is Aramaic. Then sumunod, Greek. Kasi mga Hudyon dati, ng mga marami sa kanila, Greek-speaking Jews. At sa second century pa, pinasok yung Latin. Second century. Virgendo. Yes. Send mo sa akin yan, Virgendo. Walang problema yun. Walang problema yun. Meron pang sinend dito si ano, si John Michael na from Catholic Liturgy. Yan, ito. Ito mga references binigay. Ganda ng mga ano na yan, ha? By the very Reverend Gaspar Lefebvre. Uy. Iba naman to. Ay, ano yan? Kay founder is SPX yan, ha? Gaspar, hindi naman Marcel, eh. Gaspar yan. Iba.
That's Ano status parang pala ng SSPX? Is it still in communion with Rome or what? No. No, ano sila, sabi ni Sir Janjuna kagahapon, not in communion sila. But they are valid because they were ordained by a ano proper ordination. They were valid, but they are at the same time they are illicit, illegal at the same time. Pero yung misa nila valid. Kasi So binigyan pwede ng mag-attend ng Latin Mass doon. Yes, of course. Mayroon nga silang pwede rin silang magpakasal. Binigyan sila ng binigyan sila ng faculty na pwede silang magkasal at magbinyag, pero provided na aprobado ng obispo sa naturang diocese. So yun ang kinakailangan. So yun ang paliwanag ni Sir John Jun na kagahapon. Napakakomplikado ang mundo nila. No, kung i-open lang sana nilang ilang puso at isipan, wala nang ganun. Pinapahirapan lang yung sarili nila eh. Okay, sige. So, may isa pa akong question, pwede pa? Yes, last. Di ba ang birthday ng church is during Pentecost? Yes, according to the church. Yeah. Oo. Bakit hindi siya ginawa nung time nung ano to, yung Matthew 16:18? But hindi yun ang birth. But hindi yes. Yun ang kinonsider na birth. Pinaliwanag yan ni Father Enoch nung nakaraang ano lang, nitong nakaraan lang na convention ng CFD sa ano doon sa may Negros. Sabi Biliran, ni Father Enoch, Biliran Leyte. Sa Biliran Leyte, sabi ni Father Enoch, ang pagsabi ni Panginoong Hesukristo noon ay hindi nangangahulugan na magtatayo pa lang siya. Kundi to stress out na siya ang tagapagtayo ng kanyang simbahan. Yan ang exegetical explanation ni Father Enoch. So yung birthday of the church considered, sabi nga sa mga encyclopedia, considered as the birthday of the church is yung a day of Pentecost. No? Dahil doon bumaba ang Holy Spirit. Doon ang time na nag-preach ng mga apostles. But remember, kung babalikan natin ng etymological ng word church, ano ba ito at saan to nag-umpisa? Okay? So, church means ang pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Tama? Di ba? Church, tayo ang church eh. Question, kailan tumawag ang Diyos ng kanyang bayan? Doon ba sa Pentecost? Hindi, di ba? At the very moment of Christ ministry, tumawag na siya ng mga alagad. So sa theology, tinawag yun na infant church. So yung church, parang tao din yun. Pinangana, sa sinapupunan pa lang ng nanay, ando na. Pero naging officially na naging tao nung pinanganak siya, tama? Yeah. Okay. Kasi ganun din ang church. Ang church andyan na sa time ni Panginoong Hesukristo. But considered as the birthday of the church nung pag-Pentecost day, nung pagbaba ng Holy Spirit. Okay, sige. So thank you po sa inyong lahat. Good evening po. God bless po. Thank you.